Target ng pamahalaang mapauwi na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang lahat ng Pinoy na lumikas mula sa Khartoum na sa nagpapatuloy na gulo sa Sudan. Aabot sa 320 Pinoy ang nananatili ngayon sa mga shelter sa Sudanese-Egyptian border at mahigit 50 ang nasa Port Sudan. Pero posibleng maantala ang pagpapauwi sa kanila. Ang problema, ang hirap po maka-charter ng flight. Kasi walang available na aeroplano, yung PAL, no? Kung meron man, katagal pa, ilang linggo pa. Sa ngayon, halos 600 Pinoy na ang lumikas ng Sudan. 146 ang nananatili sa Khartoum. Magpapatupad na rin ng last call ang pamahalaan sa repatriation program sa mga Pinoy na nasa Sudan pa rin. Nakikiusap kami na makipag-contact na sa dito, yung kasi po, meron tayong huling repatriation, yung may dalawang bus na mag-pick up ng mga Pilipino ngayon sa itong linggo at dati rin sa Port Sudan. Pinili naman ng ilang lumikas na Pinoy na magtrabaho sa mga kalapit na bansa imbis na umuwi sa Pilipinas. Ayon kay De Vega, ilan sa kanila ay nagpunta na sa Malaysia at United Arab Emirates. May ilang naiwan sa Jeddah, Saudi Arabia, habang mayroon ding pinadala ng kanilang kumpanya sa South Sudan. Basic rules natin, kailangan yung umuwi ng Pilipinas muna, no? Tapos doon yung process pa pwede siya. Ngunit kung meron na kayong visa, o kung kaya ng amo ninyong ayusin yan, okay, hindi nyo kailangan sumama sa repatriation. Una nang nagpahayag ng interes ang ilang kumpanya mula US, Saudi Arabia at ilang cruise ships na bigyan ng trabaho ang mga naapektuhang Pilipino. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News.